What's up mga kaangkla? Welcome to my vlog again, no? Dito tayo ngayon sa fast rescue boat natin. Mag-vlog ako ulit tungkol sa accumulator dahil may nagre-request isa sa mga subscriber natin na i-vlog ko to ulit dahil yung unang vlog ko medyo madali lang yun, hindi masyado natin naintindihan talaga yung paano operation ng accumulator at saka yung sa control natin dyan sa mga valve natin kung anong bubuksan natin, no? Ito ngayon ang atin na pasaskew boat David. Ito yung pinaka power pack nya, no? Ito yung bago mo natin mang on, may switch tayo dito sa loob, naka off ngayon yan, bali on lang natin yan, and then meron na siyang ilaw. Ibig sabihin, may source na siya, may power na siya. Ito ay ginagamit lang natin pag halimbawa, ito, punta tayo dun sa likod. Ito, para maipindihan nila ng gusto, ito yung ano natin, yung gauge natin. Ibig sabihin, yung pressure ng accumulator natin, no? Ibig sabihin hanggang 10 siya. May, ang pinaka-maximum niya, 20, di ba? Paano siya kakargahan? Paano bumalik yung pressure? No? Ngayon, doon tayo ulit sa power pack doon. Ito na lang, si RG. Pupunta mo doon, Jay. On mo yung power pack doon. Okay, switch on mo doon. Okay, power on mo. Okay. Oh, dito natin, ha? Switch on yung power pack. Power pack. Yun, nag-start na, no? Yung motor. Nag-start na itong motor. Ibig sabihin, magta-transfer na itong langis papunta doon sa accumulator tank natin. Itong valve na to always open, no? Hindi natin sinisira to, yung accumulator valve. Tandaan, ha? Accumulator valve ito. Kaya ano mo yung focus mo yung accumulator valve, no? Yan, always open yan mga kaangkla. Once mag-transfer tayo, umaangat yan yung pressure natin. Di ba kanina 10, yan sa 15. Pag umabot ng 20 to, pag auto stop siya. Mag auto stop yung power natin doon. Oh. Ito naman yung gauge. Bababa yung langis. Kanina dito yung langis, bababa papunta dito yung pinaka. Ito may guhit na to, limits. Pag umabot na yan doon, mapupuno na yan, papara na to. No? Pag ibig sabihin, halimbawa kung mawala ng langis, tataas naman to yung gauge, bumalik dito sa tangke natin, no? Yan ang basihan natin sa oil. Malapit na siya sa 20, o tingnan mo, pakipuhos mo. Papara na lang siya. Ayan, no? Ayan. Klaro mga kaangkla, yan, pumara na yung ating motor. Ibig sabihin, na-reach na yung pinaka-maximum niya, no? Na pressure. Yan ang transfer dito sa ating tangke. Punta muna tayo doon sa divot mga kaangkla, doon sa titesting natin to yung divot, no? Paswing natin bago natin titesting, tatanggalin muna natin doon sa rescue boat sa nakahook, no? Doon natin ba para wag na natin yung hindi mo yung rescue boat natin, yung divot na lang pa mag-swing, no? Yung David na yan, bali akyat tayo doon, no? Akyat tayo doon. Ito naman ay may natawag dito charge yung ano, siya tawag pala sa Juan, nagbibideo, no? Sponsor ni Mulats Motor Vlog. Subscribe kayo dyan sa kay Mulats Motor Vlog. Mayroon tawag dito auto release, no? Auto release na tawag. Ito, halimbawa yung auto release, naka-unload tayo, may sumasakay. Pag ito hinila mo, hilahin mo siya. Isa lang. O, pag-click na 'yon, makaka ibig sabihin naka-engage siya sa auto release. Ito yung rescue boat natin, pag nag lower tayo, pag naka-touch siya sa water, makaramdam siya ng slack. Pag auto-release to yung hook natin, matatanggal bigla to. Ngayon, paano natin madidemo to?
enjoy ni ano dito, ni Charles. Doon ako, i-release ko yung gravity lang, yung lever doon. Sige, diyan ka lang, Charles, no? Bale, ngayon ito, yung gravity sugar natin, iangat ko lang ito. Ibig sabihin, the weight lang na ako, nag-aariya siya. So, pag na-wise naramdaman niya, Maria, nag-slack yung cable natin, mag-ugupas siya yung hook, mag-inilisan siya. Okay, enjoy mo dyan. Yan ang auto release sa hook, mga kaangla. Kaya dito muna tayo ulit balik sa ating yo, mga kaangla, bago tayo na ano na mag-secure, kakabit natin ulit yung sling natin sa hook, no? May kabit na ni RJ. Magbibira tayo, mga kaangla, dito lang, no? Power on mo ulit. Pag may source na, pindutin mo lang yung up. Ito, hoisting up. No. I-up natin. Pero masyadong madikit. Kasi ito, pag in-up natin to, mabilis yan. Pindutin ko lang ha, saglit lang. Diba? Ang lakas ng ano niya, yung salida niya. Kaya naka-ano na tayo, secure na tayo, hindi natin pwedeng pipindutin na tuloy-tuloy. Baka umangato yung rescue boot natin, masisira. I-off natin ulit. I-off natin yung power pack. Off natin. Patayin natin yung power source para sure tayo. Magmano-mano tayo. Dito tayo. Kasi konti lang yan bibirahin. Mag-manual tayo, manikita, no? Dito tayo. Mag-manual. Paspong na to dito. Bago tayo gumamit nito, manikita, kailangan be sure na yung power doon naka-off talaga, kasi marami na to na didisgrasya, no, mga kaangkla. So be sure talaga nga walang pipindot doon sa may power, kasi pag pinindot to, iikot to, sigurado tanggal yung pangamo. Okay lang kung maayos, mahirap pa naman, wala naman panga extra dito, panga ng isda siguro meron. Sige, bibirahin natin. Ayan, ayan, oh. Kunti-kunti lang, umisa na. Diba? Kasi pag ginamitan natin ang power pack doon, yung power sa hoist, pindutin natin, masisira yung rescue boat natin. Kaya, manual, no? Dan, manual. Pagka malapit na, manualin na. Huwag nang ipindutin ng control doon sa may hoisting, kasi masisira. Secure lang natin to. At saka isang tip ko ulit sa inyo, ulitin natin. Ito yung tinatawag nila na control, auto control to, auto control wire nito. Hindi ginagrasahan to, ha. Hindi ginagrasahan kasi stainless to. May nag-advise sa amin, sa akin sa UK, na ito hindi ginagrasahan. Kasi yung dati kong barko, puno ng grasa to. Sinita kami ng UK na sabi na inspector na huwag rasahan to, dahil ito ay remote control wire, no, ng ating David. Pag nagrasahan to, madudumihan daw yung ano, wala naman, hindi naman magkakalawang to, hindi naman magkukorrosyon ng stainless. Yung advice nila, no, no need to grease, only ang to lang yung pinaka main na cable niya, na cable wire. Oh, yo mga kaangkla. Halos na nasabi ko na lahat. At matawag ng kabilang barko, papasok na yata. Dito kami ngayon sa Anchorage, sa may New Orleans. So kita mo naman kung pila yung barko dito. Dito kami ngayon sa Mississippi River, no? Naghihintay kami ng pasok. Magluload kami ng grains. Kaya medyo matagal na yung angkurahin namin dito. Oh, si Third. Oh, nagbablog kami, pre. Yung kabilang barko yung kusina? Oo. Oh. Alam ko yung service boat ng Coast Guard. Okay, bye.